Search on TV. Leave. Inspire. Fulfill. Legitimate. Welcome to Sir Joff TV. Ngayong araw ay tutulungan na naman kitang sagutan ang iyong module. Handa ka na ba? Halika na, at umpisahan na natin. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan ng pamahalaan. May inihanda akong mga video clips upang magkaroon ka ng ideya tungkol sa ating bagong aralin. Yeah. May ideya ka na ba sa ating bagong aralin? Magaling! Pero bago ang lahat, pakisagutan muna ang ating paunang pagsusulit. Panuto, suriin ang mga sumusunod na programa ng pamahalaan at sagutin kung ito ay pangkalusugan o pang-edukasyon. Narito ang mga kasagutan sa items 1 to 5 ng iyong paunang pagsusulit. Kumusta ang score mo? Nakakuha ka ba ng score na 4 o 5? Magaling! Ang ibig sabihin lang nito ay may alam ka na sa ating aralin. Kung nakakuha ka naman ng score na 3 pababa, huwag kang mag-alala, huwag kang malungkot dahil pwede mo pa naman mapataas ang score mo kapag natalakay na natin ang iyong bagong aralin. Halika na at umpisahan na natin. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin ay subukan mo muna ang iyong sarili kung may naalala ka pa sa iyong nakaraang aralin. Panuto, isulat ang EMP kung nagpapakita ng epekto ng mabuting pamumuno sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa at HMP naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga kasagutan sa items 1 to 5.
Kumusta ang score mo? Nakakuha ka ba ng score na 4 o 5? Magaling! Nakakabilib ka naman! Ang ibig sabihin lang nito ay bihasa ka na sa ating nakaraang aralin. Kung nakakuha ka naman ng score na 3 pababa, huwag ka pa rin mag-alala, huwag ka pa rin malungkot dahil pwede mo pa naman mapataas ang score mo. Balikan mo lang ang nakaraan nating video lesson at panuuri ng paulit-ulit hanggang ma-master mo na ang lesson at pwede ka pa rin kumuha ng pagsusulit ng paulit-ulit hanggang makakuha ka na ng mataas na score. Ngayon ay atin ang talakayin ang ating bagong aralin. Ano ang edukasyon? Ang edukasyon o pagtuturo ay isang proseso ng pagpapadali ng pagkatuto o pagtatamo ng kaalaman, kasanayan, prinsipyo, moralidad, paniniwala, kaugalian at kinagawian. Tungkulin ng pamahalaan na pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan sa larangan ng edukasyon. May mga programa ang ating pamahalaan na naglalayong maitaguyod ang kapakanang pang-edukasyon ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng iba't ibang programang pang-edukasyon ng pamahalaan, natutugunan ang pangangailangan sa pagkatuto ng mga mamamayan. Ang Pilipinas ay kaysa sa mga bansang nagtataguyod ng edukasyon para sa lahat o Education for All upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng bawat Pilipino, bata man o matanda. Naniniwala ang pamahalaan na mahalaga ang edukasyon sa pag-unlad ng mga mamamayan nito at pagsulong ng bansa. Mga programang pang-edukasyon ng pamahalaan. Number 1. Daycare Center. Sa bisa ng Executive Order No. 340, ang mga ahensya ng pambansang pamahalaan at pagmamay-ari ng gobyerno at kinokontrol ng mga korporasyon ay magbibigay ng mga serbisyong pangangalaga para sa mga anak ng kanilang mga empleyado na wala pang 5 taong gulang. Ang mga serbisyong ito ay dapat ibigay alinman sa loob ng kanilang mga pasilidad sa tanggapan o sa mga lugar na na-access at katanggap-tanggap sa mga magulang. Ang mga nasabing serbisyo ay tatanggapin ang mga bata na may edad na 5 taon pababa ng mga empleyado na walang karampatang tulong sa sambahayan. May mga daycare center din sa maraming barangay na nangangalaga sa mga batang nag-uumpisa pa lamang matuto. Mga benepisyo ng daycare center. Number 1. Tamang pangangalaga at nutrisyon upang maging malusog ang pangangatawan. Number 2. Pag-unlad ng kasanayang panlipunan, kaisipan at intelektual. Number 3. Mga pagpapahalagang espiritual, sosyo-kultural at nasyonalismo pati na rin ang pag-unlad ng malalakas na positibong pag-uugali sa Diyos, pamilya, kapaligiran at lipunan sa pangkalahatan. At number 4. Kapalit ng pagiging magulang at proteksyon mula sa lahat ng uri ng pagpapabaya, pang-aabuso at pagsasamantala habang ang magulang ay nasa trabaho. Number 2. K-12 Program. Sa klaw ng K-12 program ang kindergarten at 12 taon ng basic education, na binubuo ng 6 na taon ng elementary education, 4 na taon ng junior high school, at 2 taon ng senior high school, upang magbigay ng sapat na panahon para sa mastery ng mga konsepto at kasanayan, linangin ang mga lifelong learners, at ihanda ang mga nagsipagtapos para sa tertiary education, middle level skills development, trabaho, at pagninegosyo. Number 3. Accreditation and Equivalency Program. Una, ang Alternative Learning System. Ito ay isang parallel na sistema ng pag-aaral sa Pilipinas na nagbibigay ng praktikal na pagpipilian sa mayroon ng formal instruction. Kapag ang isa ay walang pagkakataon o hindi ma-access ang formal na edukasyon sa mga paaralan, ang ALS ay isang kahalili. Kinakailangan lamang ng sistema ang mga mag-aaral na dumalo sa mga sesyon ng pag-aaral batay sa napagkasundo ang schedule sa pagitan ng mga nag-aaral at ng mga instructional managers o IMs. Ang programa ay may 2 magkakaibang pamamaraan para sa pagsasagawa ng pagtuturo. Una, ay nakabatay sa paaralan at ang pangalawa ay nakabase sa pamayanan. Sa programang nakabatay sa paaralan, ang mga pagtuturo ay isinasagawa sa mga campus ng paaralan habang sa programang batay sa pamayanan, isinasagawa ang formal na pagtuturo sa mga bulwagan ng komunidad, barangay o sa mga pribadong lugar. Ang programa ng ALS ay sumusunod sa isang pare-parehong mga module ng aralin para sa lahat ng mga paksang pang-akademiko na sumasaklaw sa AGHAM, Matematika, Ingles, Filipino, Araling Panlipunan, mga kasalukuyang kaganapan bukod sa iba pa. Ang paghahatid ng mga pagtuturo ay ibinibigay ng mga instructor na binabayaran ng gobyerno o ng pribadong organisasyon na hindi pang gobyerno o NGOs. Ang programa ay may 2 antas. Una, ang elementarya at pangalawa, ang sekundarya.
Ang mga mag-aaral ay dapat magsimula mula sa antas ng elementarya, pagkatapos ay magpatuloy sa antas ng sekundarya. Kung ang isang mag-aaral ay nagtapos ng elementarya sa ilalim ng formal na sistema ng silid-aralan, ang mag-aaral ay automatikong pinapasok sa pangalawang antas, depende sa kung aling antas ng taon tumigil sa pag-aaral. Elementarya. Kung ang isang nag-aaral ay hindi natapos ang kanyang pag-aaral sa elementarya, maaari siyang mapasok sa programa. Kailangan niyang dumaan sa isang Functional Literacy Test o FLT upang makilala ng Learning Facilitator ang antas ng karunungan sa pagbasa at pagsulat. Ang mga module sa pag-aaral ay imumungkahi na maging focus ng mga ito kaugnay sa resulta ng kanilang FLT at interes. Ang mag-aaral ay magagabayan upang makamit ang isang Individual Learning Agreement o ILLA. Ito ay isang plano na binuo ng Learning Facilitator at ng bawat mag-aaral. Makikita sa ILLA kung ano ang nais malaman ng mag-aaral, o mga layunin sa pag-aaral, at kung paano, o mga aktibidad sa pag-aaral at diskarte, at timeline o kung kailan nais ng mag-aaral na makamit ang mga layunin sa pag-aaral. Bukod dito, ginagabayan ng form na ito ang Learning Facilitator upang suriin ang mga layunin sa pag-aaral ng isang mag-aaral kung nakamit ba ito, hindi nakamit, o nabago. Nakakatulong din ito sa Learning Facilitator na magbigay ng naaangkop na mga intervensyon sa pag-aaral ng mag-aaral. Sekundarya. Sa sandaling makapasa sila sa kanilang pagsubok sa A&E, ang mag-aaral ay maaaring magpatala ng kolehiyo, bago ang 2013, gayunpaman simula noong 2014 hanggang sa kasalukuyan ay nagkaroon ng pagbabago. Ang mga pumasa sa pagsubok ng A&E ay maaaring mga ilangan na magpatala muna sa senior high school. Kasama rin sa Accreditation and Equivalency Program ang Philippine Educational Placement Test, PEPT. Ang PEPT ay nasa ilalim ng Accreditation and Equivalency Program sa ilalim ng Executive Order No. 733, Series of 1981 para sa pagkuha ng mga out-of-school youth o OSY at ilagay sila sa formal na sistema ng paaralan kung nais nila, at para sa pagpapatunay at pag-accredit ng kaalaman at kasanayan sa mga akademikong lugar na nakuha sa pamamagitan ng informal at di-formal na paraan para sa muling pagpasok sa formal na paaralan, pagsulong ng trabaho, pagpasok sa pagsasanay sa trabaho, para sa pagtatrabaho at pagtupad sa sarili. Next, ay ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETAP. Ang ETAP ay isang komprehensibong programa sa pagtatasa sa edukasyon sa tertiary level na kinikilala at nagbibigay ng pagkakapantay-pantay sa kaalaman, kasanayan, pag-uugali at halagang nakukuha ng mga individual mula sa nauugnay na trabaho. Ito ay ipinatupad sa pamamagitan ng mas mataas na edukasyon ng mga institusyon na magbibigay ng naaangkop na antas sa kolehiyo. Ang mga nakikinabang ay dapat na mga Pilipino na hindi bababa sa mga nagtapos sa high school. Dapat ay nagtrabaho sila ng hindi bababa sa 5 taon sa larangan o industriya na nauugnay sa akademikong programa na nakakakuha sila ng katumbas o equivalency. Dapat din silang makapagpakita ng katibayan ng kahusayan, kakayahan at masusing kaalaman sa larangan na inilapat para sa katumbas o equivalency. Ngayon, ay dadako na tayo sa number 4 na programang pang-edukasyon ng pamahalaan, ang Abot Alam Program. Alinsunod sa layuni na makamit ang mga targets sa Education for All o ETA at Millennium Development Goals o MDG, inihayag ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd ang pagpapatupad ng Abot Alam Program. Ang Abot Alam ay isang programa na isinasagawa ng isang kasunduan ng iba't ibang mga ahensya ng pambansang pamahalaan, non-governmental organizations o NGOs, at mga institusyon sa pamumuno ng DepEd at ng National Youth Commission o NYC. Ito ay isang pambansang diskarte upang hanapin ang mga out-of-school youth o OSY sa buong bansa na 15 hanggang 30 taong gulang at hindi nakatapos ng elementarya o sekundarya o walang trabaho sa tulong ng Alternative Learning System o ALS. Number 5. Voucher Program. Sa pamamagitan ng Voucher Program, magbibigay ang pamahalaan ng tulong pinansyal sa mga grade 10 completers mula sa pampubliko at pribadong junior high school upang makapag-aral sila ng senior high school sa mga pribadong high school, pribadong universidad o kolehiyo, state universities o lokal na mga universidad o kolehiyo, at sa technical vocational schools. Lahat ng mga nakakumpleto ng JHS mula sa mga pampublikong paaralan ay kwalipikadong makatanggap ng buong halaga ng voucher.
Ang mga nagtapos naman ng JHS mula sa mga pribadong paaralan na nasa mga gawad sa Education Service Contracting o ESC ay makakatanggap ng 80% ng buong halaga ng voucher. Ang mga nakakumpleto ng JHS mula sa mga pribadong paaralan at mga paaralan na non-DepEd ay maaari ring mag-apply para sa mga voucher na nagkakahalaga ng 80% ng buong halaga ng voucher. Pinapayagan ng voucher ang mga mag-aaral na mag-claim ng isang diskwento o isang pagbawas mula sa gastos ng pagtuturo at iba pang mga bayari na sisingili ng isang non-DepEd SHS kung saan siya mag-e-enroll. Ang subsidy ng voucher ay hindi direktang ibinibigay sa mga mag-aaral ng cash ngunit ipapadala ng DepEd sa non-DepEd SHS kung saan siya nagpatala. Number 6, Sulong Edukalidad. Sa pagsulong ng mga makabagong teknolohiya, ang programa ng Sulong Edukalidad ay isang hakbang ng DepEd na gawing makabago ang edukasyon sa Pilipinas bilang tugon sa isang pandaigdigang pagbabago. Ang Sulong Edukalidad ay nakatuon sa apat na agresibong reforma sa basic education. Una, pagsusuri at pag-update ng K-12 curriculum. Pangalawa, pagpapabuti ng kapaligiran sa pag-aaral. Pangatlo, pag-aaral at pag-reskilling ng mga guro. At pang-apat, pakikipag-ugnayan ng mga stakeholders para sa suporta at pakikipagtulungan. Number 7. Basic Education Learning Continuity Plan o BELCP. Ang Basic Education Learning Continuity Plan o BELCP ay dinisenyo na may legal na balangkas na makatutugon sa new normal bilang pagpapaalala sa mandato ng konstitusyon na itaguyod ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa kalidad na edukasyon sa lahat ng oras. Ang Learning Continuity Plan ay naglalayong matiyak ang pag-unlad ng pagkatuto ng mga mag-aaral kahit na sa gitna ng mga kalamidad tulad ng natural na kalamidad, bagyo, sunog, pandemya at iba pa. Napagtatagumpayan ng planong ito ang mga hadlang na nilikha ng mga sakuna sa pamamagitan ng mga makabagong paraan ng pagtuturo at pag-aaral, pinapanatili ang mga mag-aaral na maayos sa kanilang mga aralin. Ang pangunahing balakid na kailangang mapagtagumpayan sa pandemya ng COVID-19 ay ang pagsunod sa social distancing dahil napaka-imposible na maisagawa ang face-to-face learning. Number 8. Philippine Technical Vocational Education and Training System. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay tumatanggap ng formal at hindi formal na edukasyon. Sa kabilang banda, ang di-formal na edukasyon ay may kasamang mga oportunidad sa edukasyon kahit na sa labas ng mga lugar ng paaralan. Sa sistemang ito, ang paggamit ng mga tiyak na layunin sa pag-aaral para sa mga partikular na kliyente ay pinabilis lalo na ang mga out-of-school youth kasama na rito ang mga hindi marunong bumasa at sumulat na hindi makakakuha ng formal na edukasyon. Number 9. Study Now Pay Later Plan Program o SNPLP. Ito ay nilikha sa ilalim ng Batas Republika bilang 6,014 na naglalayong sagutin ang matrikula at iba pang bayarin sa paaralan at edukasyon para sa libro, pang-araw-araw na gastos, at matutuluyan ng mga mag-aaral. Ang programang ito ay idinisenyo upang itaguyod ang kalayaan sa pag-access ng mga oportunidad pang edukasyon sa kolehiyo ng mga mahihirap ngunit karapat-dapat na mga mag-aaral sa pamamagitan ng tulong pinansyal sa anyo ng educational loan na aabot sa 7,500 pesos o mahigit bawat semester. Number 10. Indigenous People's Education Program o IPED. Ang Indigenous People's Education Program o IPED ay ang tugon ng DepEd sa karapatan ng mga katutubo o IP sa pangunahing edukasyon na tumutugon sa kanilang konteksto, iginagalang ang kanilang pagkakakilanlan, at isinusulong ang halaga ng kanilang katutubong kaalaman, kasanayan, at iba pang mga aspeto ng kanilang pamanang kultura. Number 11. Pagpapabuti ng kalagayan ng mga guro. Ang mga guro ay isa sa pinakamahalagang elemento sa pagbuo ng bansa. Malaki ang responsibilidad nila upang gabayan ang kanilang mga mag-aaral sa pagproseso ng kanilang physical, intellectual, social at emotional developments para maging produktibong mga mamamayan sila ng bansa. Ang mga makabuluhang programa ng pamahalaan ay ang pagkakaloob sa mga kaguruan ng mga pagsasanay sa pamamagitan ng mga seminars at workshops para sa epektibong pagpapatupad ng K-12 program, pagkakaloob ng mga benepisyo at pagsaalang-alang sa kanilang kapakanan lalong-lalo na sa kanilang kalusugan ngayong panahon ng pandemya. Ano ang kalusugan? Ang kalusugan ay isang estado ng kagalingang pisikal, mental at panlipunan kung saan wala ang presensya ng mga sakit at kahinaan.
Ang malusog na mamamayan ay may mayaman na isipan. Kung kaya ang kagawaran ng kalusugan na naatasan sa pamamahala sa pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayan ay sinisikap na matugunan ang kaligtasan at kalusugan ng mga ito. Upang higit na magampanan ito ang mga katungkulan, nagtalaga ang kagawaran ng mga katuwang para maipatupad ang mga programa. Mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Number 1. The Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay isang korporasyon ng gobyerno na nakakabit sa kagawaran ng kalusugan o DOH. Pinangangasiwaan nito ang National Health Insurance Program o NHIP na itinatag upang magbigay ng saklaw ng sigurong pangkalusugan at matiyak ang abot kayang mga serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng mga Pilipino. Sa tulong ng PhilHealth, nakapagpapagamot at nabibigyan ng libreng gamot ang mga kababayan nating nangangailangan sa mga ospital. Number 2. Complete Treatment Pack Program. Ang programang idinisenyo upang maabot ang pinakamahirap sa mga mahihirap o poorest of the poor na may kumpletong paggamot at paggamot para sa nangungunang mga karaniwang sakit sa bansa. Nilalayo ng programa na matugunan ang dumaraming karamdaman at pagkamatay dahil sa mga karaniwan ang mga ito. Sa pamamagitan ng Complete Treatment Pack, mapapaunlad ng DOH ang serbisyong pangkalusugan. Higit dito ang nararanasang pandemya tulad ng COVID-19 na naging dahilan din ng pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa kasalukuyan. Number 3. Pagbabakuna. Una, pinaigting ng programang ito ang imunisasyon ng mga kabataan laban sa sakit gaya ng dengue, tigdas, diarrhea, polio at trangkaso. Kabilang pa rito ang pamamahagi ng mga vitamina A, iron at iodine laban sa sakit sa dugo at mata. Pangalawa, sa kasalukuyan ay tinututukan ng ating pamahalaan ang bakuna para sa COVID-19. Ang pangunahing layunin ng bakuna ay para pangalagaan ang mga mamamayan laban sa nakakamatay na sakit at bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga mamamayan. Layunin ng pamahalaan sa kasalukuyan na matanggap ng 70 milyong populasyon ng bansa ang COVID-19 vaccine. Pangatlo, inilunsad ng pamahalaan ang Expanded Program on Immunization o EPI upang ang mga bagong silang na mga sanggol pataas ay magkaroon ng pagkakataong makatanggap ng libreng bakuna. Number 4. Pagsumpo sa malnutrisyon. Sa pagsumpo sa malnutrisyon, katuwang nito ang School-Based Feeding Program o SBFP ng Department of Education. Ito ay itinuturing na isang mahusay na pamumuhunan sa edukasyon sapagkat may mga patunay na ang School-Based Feeding Program o SBFP ng Department of Education ay nakatutulong sa pagtaas ng enrollment sa mga paaralan, pagkatuto at katagumpayan sa larangan ng edukasyon, lalong-lalo na kung sinusuportahan ng mga nararapat na aksyon tulad ng deworming at micronutrient supplementation. Number 5. Butika ng Barangay o BNB. Nilalayo ng mga programa ng BNB na itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagtiyak sa pagkakaroon at kakayahang ma-access ang abot kayang halaga, ligtas at mabisa, kalidad at mahahalagang gamot para sa lahat lalong-lalo na ang nasa lilian ng lipunan, hindi na pagkalooban ng tamang serbisyo, kritikal, at mahirap maabot na mga lugar. Number 6. Alaga Ka Program. Ang layunin ng programang ito ay imulat ang mga kapuspalad na pamilya sa mga serbisyong ipinagkakalob ng DOH at PhilHealth. Number 7. National Dengue Prevention and Control Program. Inilunsad ng kagawaran ng kalusugan kung saan malawakang isinasagawa sa buong bansa taon-taon sa pakikipagtulungan ng WHO at UNICEF. Batay sa kagawaran ng kalusugan, kailangan lamang ipaalala sa mga tao sa kanilang sarili ang 4S strategy upang maiwasan ang dengue fever. Una, suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pinakamalapit na paggamutan. Pang-apat, sumuporta sa pagpapausok kapag may banta ng outbreak. Naunawaan mo na ba ang iyong aralin sa araw na ito? Meron ka bang katanungan o hindi naunawaan sa ating aralin?
Kung wala na ay dadako na tayo sa iyong mga gawain. Handa ka na ba? Magaling! Gawain A. Panuto. Isulat ang PPE kung tinutukoy ay programang pang-edukasyon at PPK naman kung programang pangkalusugan ng pamahalaan. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga kasagutan sa items 1 to 5 ng gawain A. Gawain B. Panuto. Ayusin ang mga sumusunod na mga titik upang mabuo ang tamang salita o mga salita sa bawat larawan. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga kasagutan sa items 1 to 5 ng gawain B. Nahirapan ka ba o nadalian sa iyong mga gawain? Ano ang score mo? Wow! Mahusay! Ang ibig sabihin lang nito ay natuto ka sa ating bagong aralin. Nakakabilib ka naman. Sana lahat ng mag-aaral ay kasing husay mo. Tandaan! Ang edukasyon o pagtuturo ay isang proseso ng pagpapadali ng pagkatuto o pagtatamo ng kaalaman, kasanayan, prinsipyo, moralidad, paniniwala, kaugalian at kinagawian. May mga programang pang-edukasyon ang pamahalaan. Ito ay ang mga sumusunod. Daycare Center. K-12 Program. Accreditation and Equivalency Program tulad ng Alternative Learning System o ALS.
Philippine Educational Placement Test o PEPT, at Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o EPAP. Abot Alam Program, Voucher Program, Sulong Edukalidad, Basic Education Learning Continuity Plan o BELCP, Philippine Technical Vocational Education and Training System, Study Now Pay Later Plan Program o SNPLP, Indigenous Peoples Education Program o ITED, at pagpapabuti ng kalagayan ng mga guro. Ang kalusugan ay isang estado ng kagalingang pisikal, mental at panlipunan kung saan wala ang presensya ng mga sakit at kahinaan. May mga programang pangkalusugan ang pamahalaan. Ito ay ang mga sumusunod. The Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Complete Treatment Pack Program. Pagbabakuna tulad ng imunisasyon ng mga kabataan laban sa sakit gaya ng dengue, tigdas, diarrhea, polio at trangkaso. Kasama na rin ang Expanded Program on Immunization o EPI at bakuna para sa COVID-19. Pagsugpo sa malnutrisyon. The Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Buti ka ng barangay o BND. Alaga Ka Program, National Dengue Prevention and Control Program na nagpapaalala sa 4S strategy upang maiwasan ang dengue fever. Una, suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pinakamalapit na pagamutan. Pangapat, sumuporta sa pagpapausok kapag may banta ng outbreak. Ano ang natutunan mo sa araling ito? Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Sa panahon ng pandemya na kinakaharap natin ngayon, ano-ano ang mga nararapat mong gawin para maging malusog at matalino? Isulat mo ang mga ito sa iyong kwaderno. Para sa iyong panghuling pagsusulit. Panuto, suriin ang mga sumusunod na programa ng pamahalaan at sagutin kung ito ay pangkalusugan o pang-edukasyon. Narito ang mga kasagutan sa items 1 to 5 ng iyong panghuling pagsusulit. Ano ang score mo? Nakakuha ka ba ng score na 4 o 5? Aba, napakahusay. Ang ibig sabihin lang nito ay natuto ka na sa ating aralin. Kung nakakuha ka naman ng score na 3 pababa, huwag ka pa rin mag-alala dahil pwede mo pa rin pag-aralan at panoorin ng paulit-ulit ang video lesson na ito para makakuha ka ng mataas na score o ma-perfect mo na ito.
pwede mo pa ring sagutan uli ang pagsusulit na ito hanggang ma-master mo na. Hanggang sa muli nating pagkikita. Salamat! Huwag po natin kalimutang i-like, subscribe, and hit the bell button. Thank you.